Hi mga Rafiki! Welcome back to my YouTube channel. Once again, this is Lori, ang inyong Rafiki dito sa Africa. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan, lalong-lalo na ang mga Pinoy OFW. Sana nasa maayos tayong kalagayan, mga ka-OFW. Ngayon sa video na ito ay tatalakayin natin kung magkano ang cost of living dito sa Africa. Ang lahat sa mga bago kong viewers, mga Rafiki, please don't forget to subscribe to my YouTube channel. At kung magustuhan niyo po ang video for today, please give me a thumbs up. Paki-press na rin po ang notification bell para po sa mga bago nating mga i-upload na video ay ma-notify po kayo ni YouTube. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa monthly cost of living dito sa Africa. So, yung i-share ko sa inyo ay base yon sa personal kong buhay dito. Number one, mga Rafiki, ay accommodation. Yung accommodation na nakuha ko, mga Rafiki, ay fully furnished. Ibig sabihin, may kasama na siyang gamit. So, ang binili ko na lang ay plato, baso, kutsara, mga ganun lang. But yung mga iba ay sama na siya sa babayaran natin 800,000 shillings per month. Number 2, home maintenance. Oo, mga Rafiki, meron din akong binabayaran na home maintenance dito every month sa halagang 125,000 shillings. Yun naman ay napupunta sa dalawang askari. Askari, ibig sabihin na guard dito. Kasi every building dito, every bahay, every building, merong askari na nagbabantay or guard sa umaga at sa gabi. So, doon na pupunta yung 125,000 shillings every month sa dalawang guard na naka-duty at sa isang dada na nagdilinis ng building at sa elevator maintenance. Yun, pinapacheck every month kung okay ba yung elevator, kung may diferensya ba, kung may kailangan bang i-repair, mga ganun. So, sa lahat ng nakatira doon sa building na tinitiran ko ay nagbabayad din sila ng 125,000 per month. Kasama na rin pala yung tubig doon. Yung tubig doon sa 125,000 shillings per month. Number 3, luku or electricity. Dito mga Rafiki, ang kagandahan dito, yung electricity ay niloloadan mo lang. Hindi katulad sa Pilipinas na every month may magpapadala sa iyo ng Meralco ng babayaran mo. Dito, loloadan mo lang yung electricity mo. Ako every month ang niloload ko sa kuryente ko ay 50,000 shillings. Number 4, internet. So every month ang binabayaran ko sa internet ay 70,000 shillings. So bali hindi na rin ako nag-load sa personal kong phone ng internet kasi sa bahay may internet na. Then sa trabaho ko may internet din. Pero mga Rafiki, kung gusto niyo magpa-load sa mga personal yung phone ng internet, pwede din naman. Merong mga bundle of internet dito na mabibili na worth of 30,000 shillings, good for 1 month, 10,000 shillings, good for 15 days, depende, pero mga ganun yung mga price niya, may 5,000 shillings, 1,000 shillings, 2,000 shillings, even 500 shillings, depende yun sa bundle na gusto niyo mga araw. Number 5, dada. Dada means katuwang mo sa bahay, siya yung mga nag-aasikaso sa'yo. So, kumuha din ako ng dada kasi nga from Monday to Saturday ang trabaho ko ng alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. So, minsan kahit Linggo meron akong duty. So, minsan din nag-overtime ako mga Rafiki. Minsan 9, 10, 11, depende sa flow ng client. So, kaya kumuha ako ng dada para meron man lang mag-aasikaso sa loob ng bahay kasi talagang minsan pagod na ako dahil ako lahat ang gumagawa dito sa loob ng salon. So, si Dada, ang binabayaran ko sa kanya every month ay 100
transportation or pamasahe. Sa akin mga Rapiki, ang ginagastos kong pamasahe pagpapasok ako at pauwi ay nasa 50,000 shillings or 90,000 shillings. Minsan kasi naglalakad na lang din ako sa umaga dahil nga malapit lang siya para makatipid-tipid at makapag-exercise tayo sa umaga, maglakad-lakad na lang din tayo. Pero mostly talaga 90,000 shillings siya ang pamasahe ko. From bahay, trabaho, bahay, 90,000 shillings per month ang ginagastos ko. Pero mga Rapiki, kung pupunta kayo sa ibang lugar or dadalawin mo yung friends nyo, katulad niya, depende kung saan lugar, pero mostly dito, ang ginagawa dito ay nagbubuk kami ng Bolt or Uber para mas mababa yung babayaran mo sa mga driver. Nagre-range lang siya ng, for example, from town to Masaki, ang babayaran ko lang ay 9,000, 10,000, 7,000, depende sa takbo ng sa biyahe niyo kung traffic or hindi, pero mas less ang pamasahe kapag nagbubuk ka ng Bolt or Uber. Kasi kung magta-taxi ka, sa labas, medyo malaki ang pamasahe. So, mostly talaga dito, nagbubuk ng Bolt. No? So, yung iba naman na Pinoy dito, may mga sasakyan naman na sila at may mga service naman sila ng company. So, mas okay yun, mas mainam. Pero sa akin, every month ang pamasahe ko papunta sa trabaho at pamuli ay 90,000 shillings per month. Last one is monthly grocery, mga Rapiki. Ang nagagastos ko ay 150,000 shillings to 200,000 shillings, mga Rapiki, sa loob ng isang buwan. Kasama na dyan, Rapiki, kung kakain ako sa labas. Kasi minsan nakakasawa din yung luto ni Dada sa araw-araw. So minsan, kakain din ako sa labas para maiba naman yung pagkain natin, no? Para hindi tayo magsawa. Tsaka minsan, treat din natin yung sarili natin dahil nagtatrabaho tayo. Okay lang gumastos basta sa pagkain, mga Rapiki. At dyan na nga nagtatapos, mga Rapiki, ang video na ito for today. At sana po nagustuhan nyo ang topic natin for today, mga Rapiki. At kung nagustuhan nyo po, please like my video. And sa mga bago po, paulit